Finally, namita natin siya dahil fan-fan mo ni Daddy. Sobra! Parang mas maganda ngayong videos niya sa akin eh. Lagi-lagi siyang nanonood ng videos. Wait, take seryoso? Hello guys, what's up? Happy Saturday. Hindi ko alam kung kailan nyo ito mapapanood. Wednesday yata, next week or Saturday. Basta yun, i-upload ko agad. Today is Saturday nga. Sa mga bago dito guys, hello, welcome po. Ako si Vince, Filipino YouTuber dito sa US. Ang lamig. Grabe, today, andito tayo sa, makita nyo di ba mayroong mga Armani, ganyan. Armani Lacoste. Yan, dito tayo sa outlet. Sobrang lamig kasi imi-meet natin si Mama Arin. Para sa mga nagre-request dyan, ayan, imi-meet natin siya. Grabe, nangangatog na ako. Ayan, guys. Hello! Hello, when ready na. Hello, nice to meet you. Nice to meet you. Guys, Mama Arin. What? Hello! Oh nga eh, mag-share muna ako, mapuputol na yung mga indaliri ko. Hello po, kayong tatlo lang? Oo. Ayan na po si Mama Arin and family. Kayo po si Kevin? Yeah, oo. Kevin Mactan? Oo. Ah, okay. Laging comment na comment sa'yo. Ah, okay. Hindi, hindi naman. Actually, shoutout! Okay. Ayan na siya. Dahil sa kanila, ayan. Welcome to Chicago. First time nyo dito sa ano? Sa Aurora. Or sa Chicago, hindi naman. Hindi naman, second time. Ah, okay. So, saan tayo? Saan tayo pupunta? Merong parang food court, may... Oh, na pwede mag-ingay kasi sa Starbucks baka magalit mo. Maingay tayo. So, ayun. Mukhang mag-shopping sila, guys. What brings you here? Wow. Start na nung interview. Kinasal sila kahapon. Right? So, ah, okay. Kailangan namin bumalik. How many hours yung drive from Indiana, di ba? 3 hours. Ang lapit lang pala. Oo. Nakapunta na ako ng Indiana once, yung sa Dunes, Indiana Dunes. Kami, nasa corner kami, bandang Indianapolis na. Buti dito kayo pumunta kasi, hindi pala 15 miles, 30 miles pala from house. Pero okay lang. Kala ko 15 miles eh. Hindi, pero okay to kasi mas malapit siya compared to city. I see. Kaya, ang hirap ng parking sa city. Nag-reserve ba kayo ano, ahead of time? Oo. Okay, kaya talaga good. Namin yung bill na may kasi pag wala kayong reservation, sobrang mahal. As in, hanap lang kami ng maupan guys kasi sobrang lamig. Ganito rin yung weather sa ano sa... Hindi. Ay, mas warmer konti. Mas malamig sa inyo. Na-check nga namin weather. Sunny. So, hindi ako nagdala ng masyadong pang winter kasi sabi ko, sabi naman na. Ewan ko ba, hindi dapat ganito. Hindi dapat ganito. Ewan, bigla lang. Nagpatanggal na ako ng winter tires eh kasi nga tas nagsusnow naman ano boy. Kaya nga. Kaya nga. Ay, kaso okay lang kaya dito. Na mag-ingay tayo dito. A few moments later. Hey guys, so yun na nga, nandito na tayo kasama natin si Mama Arin and her family. So again, if bago ka sa channel na to guys, ako po si Vince, Filipino YouTuber dito sa US. So gumagawa ako ng iba't ibang mga Buhay America vlogs at yung mga Filipino living the American dream. So kung gano'n yung mga content na gusto mo or kahit hindi guys, please click the subscribe button and yung notification bell para updated ka every time may bago akong upload. So nag-upload ako every Wednesdays and Saturdays, 12 to 1 PM Manila time. So ayun na, magta-talk show tayo with Mama RN. Ayan na siya. Gusto ko yung sikat na sikat. Hindi. Hey guys! Oh, kala mo naman. Hello po, mga Mama RN subscribers and to my subscribers. Hello po sa inyong lahat. Yes. At dahil sa inyo, natupad tong collab na ito today. So, thank you sa pagpapaundak. Yes, wow. Thanks for coming to Illinois. Wow. Ang formal. May alam may flowers na bibigay kay Vince na eh. Asan yung flowers? Nakakahiya naman ano. De, pero I'm so happy na finally
Finally, na-meet na natin siya dahil fan-fan mo ni Daddy. Sobra! Parang mas maganda nga yung videos niya sa akin eh. Lagi-lagi siyang nanonood ng videos. Wait, seryoso? Oo! Thank you. Promise! Tapos, siya yung nagpakilala actually sa channel mo. Thank you. Sabi niya, mami, pinapanood ako, daily. Say, grabe. Dahil dyan, isasabi kita ng sapatos. So, joke na. Joke na. Feeling. So, how long ka na dito sa US? So, how long na ba? I turned. English. Tagalog na lang. Hindi, nag-move kami February 2019. So, ngayon is March. 3 years. 3 years and 1 month. 3 years. So, matagal na pala sila, no? Kami, mag-1 year this April next month. Wow! Happy Anniv! Guys! So, dahil dyan, in preparation sa anniversary namin, ang topic namin ngayon ay magbigay ka ng 5 things or learnings while you're staying here sa US. So, mag-alternate tayo. Okay. So, I'll start. First, ako, for me, yung rights as a person, ang napansin ko well, we all know we have different culture, diba? So, ang napansin ko dito, nung mag-stay kami, yung rights mo dito as a person because sa trabaho, sa community, alam mo yung kapag talagang ayaw mo, may complaint na ganyan, meron ka kagad voice, parang gano'n, for me. Kasi sa Pilipinas, di ba parang, ang dami, ikaw na nga yung tama. wala kang nangyayari sa complaint mo, di ba? Yun, ikaw. Ano ba? Hindi lahat ay nadadaan sa pera-pera lang. Wow. Parang madrama ito. Yung joke lang. Oo. Kasi alam naman natin, di ba, sa Pilipinas, yung buhay doon, mahirap. I mean, maraming mayaman sa Pilipinas, alam natin yun. Pero what I'm saying is, yung way of living, kami, masasabi namin kasi we've been, you know, living here, na-experience talaga namin kung paano. Yes, we're earning dollars. Palagi kong sinasabi yun. Pero, kung i-compare ko yung lifestyle ko here compared to the Philippines, parang mas mahirap dito. Masakapag. So, hindi lang sa lahat, pera-pera lang. Lalo if kapag nakakausap mo yung family mo and friends mo sa Pilipinas, yun nga ba kung naiyak. Naiyak pala. Hindi. No homesick. It's not always about money. Yun nga. So, yun na hindi lahat pera-pera lang. Yung way of thinking about money na rin. So, yun. Yes. I agree naman. Sorry. Ang dami natin natututunan. Sorry. Ako number 2, yung price ng food dito versus yung income na nakukuha natin. Oo, yung price in general, parang kung ano yung kinikita mo, kaya mo din bilhin dito. Sa food ha, yun kasi yung pinaka-needs natin talaga. Kasi sa Pilipinas, ang napansin ko, doon talaga mararamdaman mo yung level ng ano mo, social economic ng bawat tao. Yes, social na status. Pag hindi ka mayaman, yun nga, sabi mo kanina, kung hindi nasa upper level yung trabaho mo, you cannot afford like buying steak, buying yung mga, di ba? Correct. Kasi kami, hindi naman kami lagi mag-steak, kasi mag-steak ka lang kapag may occasion, di ba? Correct. Pero ako lang, yun sa akin, parang regardless kung cashier ang trabaho mo or nag-work ka sa food court or what, diba? Kaya mong bilhin. Ikaw? Bago ko sabihin sa akin, just to add to that, sobrang specific nung steak. Nung dumating din kami dito, kahit every night actually, hindi ako nahihiya i-share to. Tumaas ang cholesterol ko dito, guys. Grabe talaga. Nagpa-check up ako nung kailan ba yung January. Akala ko parang kinakabahan lang ko. Yung pala talaga may something sa loob ng katawan ko dahil mataas ang cholesterol ko, guys. So sabi ng doktor, hinay-hinay kaka-steak. Okay, so that makes sense. So yun. Ano na ba? Ano pa yung sa akin? Second. Learning. Second learning is yung disiplina sa batas trabe ko. Diba? Sobrang... Naunahan na kita. Sobrang... Naiba yung ano ko, naiba talaga yung perception ko sa, or yung disiplina ko sa pag-drive. Sa Pilipinas, hindi mo ako mauunahan. Kasi pag naunahan mo ako, parang yung ego ko maano eh. Tapos yun nga, yung pagbubusina, isa na rin yun. Parang maliit lang sa nabagay, pero kung titignan mo dito, big deal yun na parang pag nagbusina ka, parang may something na yun. Kasi sa Pilipinas, iba yung ano ko eh. Kumbaga yung, wala akong disiplina, if that makes sense. So, saka matatapang mga tao sa Pilipinas, hindi mo maintindihan, di ba? So sa akin, pang third, isisingit ko na lang. Kasi
summer siya sa 5-core discipline. Pero sige, i-tweak na lang natin. So agree ako dun sa discipline. Pero siguro in general, yung discipline ng mga tao dito, like yung pag nasa food court ka, kapag kailangan mo linisin, di ba? Kailangan mo siya linisin kasi mahihiya ka na mag-iwan ng mga basura dyan. And siguro sa time, sa mga sa trabaho, kapag sinabing 8 to 5 lang yung pasok mo, 8 to 5, mm-hmm. beyond your time, talagang OT na siya. Unlike sa atin na, puso sa atin OTY, eh, di ba? Correct, OT, thank you, ganyan. O kaya yung naka-minus na yung break mo, sa so whole shift mo, sobrang 9 hours yung 1 hour mo break time. Parang nakatali ka talaga. Oo, dito hindi. Kailangan gagamitin mo siya. Okay, number 3. Eto, hindi ko naman kino-call out lahat ng mga Pilipino. Ha? Pero guilty tayo dito. Kapag nasa in public tayo, gaya ngayon, ang ingay natin, hindi natutuwa yung mga ibang lahi doon. So, yun din yung naisip ko. Kasi I remember, nung commuter pa ako sa Pilipinas, nung commoner pa lang ako, wow! Kala mo naman, ang yawan-yawan dito. Guys, huwag kayo maniwala. So, yun nga, kapag sobrang ingay in public, dati sa Pilipinas, bigla ko lang din naalala. Naiinis din ako kapag may ibang lahi, tapos let's say nasa MRT or ano, tapos nagsasalita ng ibang language. Di ba nakakairita? Nag-gets ko sa nung pumunta ako dito, kasi minsan, kapag kunyari, I'm with my friends or family, so, sobrang ingay namin in public. Makikita mo, even if those people don't call you out, mafe-feel mo yung energy na parang hindi sila natutuwa sa ingay nyo. Yun yung isa ko sa mga learning na be mindful yon. Be mindful sa surroundings mo kasi not everyone, you can't please, tama ba? Everyone. Tama ba? So yun. Pero natutunan mo ba? Natutunan ko na kasi hirap na hirap pa rin ako. Tutunan mo na yon. Okay, last. Number 5 na pala. Mali yung number ito. No? Number 5 for me, yung banking dito ay napakadali kumpara sa Pilipinas. Di ko alam. Difference ng ano, ng checking and saving, sobrang different. Ibang-iba siya sa Pilipinas. Oo. Sa Pilipinas, ang hirap mong makakuha ng checking. Di ba? Yung makakuha ng checking. Kasi kailangan mo na yun ng even the credit card. Ang hirap kasi kailangan maganda yung trabaho mo para makapag-credit card ka. Dito, kahit na simple lang yung trabaho mo, initial credit card, makakakuha ka ng initial credit card. Savings, yun. Yung difference yung checking and savings. Dito kasi sa US, mas mahirap yung savings. Kasi parang yun yung pinaka-savings. Literal savings. Oo, may maintain mo talaga. Yung mga high-yield, ganyan. But sa Pilipinas, yung savings natin, yun yung parang pauna mong count. Di ba? Tapos parang yung pinaka-savings mo, yung checking mo because of the checking. Dito different. Yun ang pagkakaiba nila. Sa dito naman sa US, ang checking account, yun yung parang initial mo. Like, ewan ko, pang gamit mo yung checking for everything. Ganyan. Yung savings, yung kailangan mo talagang pagtuunan ng pera. Yun. Kaya dito, madali lang magpas ng account, ng credit card at all. Sa Pilipinas, napakahirap. Dito, konti lang ang mga requirements eh, di ba? Yun. Ikaw? Ano lang din. May i-add ako. Ano ba yun? Ang lamig kasi. Yung pisngi ko, parang ano na. Ano ba yung sabihin ko? Hindi ko alam kung nabanggit mo, hindi pala nakikinig eh. Sorry. Okay. Yung checking dito, yung pinaka-card, parang doon nakatie sa checking. Uh-oh. Sa inyo rin ba? Kasi sa Pinas, di ba, when you have the savings account, sa Pinas ha, uh-huh. Nandoon yung pinaka-debit card. Okay. Dito, sa checking. Hindi ko alam bakit ganun. Di ba? Di ba, napaka, sobrang, yun ang number one na different talaga. Yung bangko. Ano ba? Sa bahay, mga ganun. Sa bahay? May wala siya share ka ba? Ito, sige. Ito yung last ko. So, hindi porke nasa Amerika is yung parang palaging tiba-tiba. Alam mo yun? So, akala kasi nung ibang mga tao, yung parang perception nila, oy, nasa Amerika, daming pera, mayaman, ganyan. Well, medyo guilty ako kasi ganun din ako. I used to think like that. Well, so, pero hindi na ngayon. Until nga, di ba sabi nga nila, hindi ka, kumbaga, ang layo ng kwento yun. No? Hindi ka titigil until magkasakit ka na. Yung parang ganun, yung makulit tayo. So, parang ganun din siya, guys. Ang pangitong analogy ko, pero sana nag-guess niyo. Na, hindi porke nasa Amerika is mayaman. Na, yung mga tao dito parang wala akong kilala dito na tao na walang utang. So, alam mo yun, people hustle. Yes. Hindi yung
parang nga, sa gaya na sinabi ko, palaging tiba-tiba, ganyan. So, sa mga ibang nambabas dyan, nagalit pala, hindi joke. Hindi, sa mga ibang na ano, nagsasabi na, 3 years pa lang, may bahay na, dalawang kotse, ganyan. Guys, pinaghihirapan naman yun. So, itong pag-YouTube namin, hindi naman to para lang mag-flex or magpasikat. Nagagito kami, alam nyo yung sa pag-i-edit pa lang, di ba? It takes time. Yung pag-re-record, masaya eh. Pero yung pag-i-edit na part yun yung... umiiling siya guys, di ba? Nag-a-agree po sila. So, yun lang yung sinasabi ko na, yun yung ano, what I learned nung pumunta nga dito na hindi porke yun nga nakakuha nga ng bahay, ganyan, mayaman. So, nandito kami para mag-serve sa inyo ng inspiration. So, yun. So, yun lang guys, ang aming 5 learnings na masya-share. So, ano pa ba? Magsha-shopping kayo. So, magsha-shopping sila. Magsha-shopping kasi hindi lahat kami ito pera-pera shopping. Hindi, dahil hindi lahat pera-pera, magsha-shopping kami today. Hindi na flex namin yung mga pwede pili dito. Dahil OT kami ng OT. We deserve it. We deserve it. Ganun. Correct, correct. So, may plano ka pa ba? May plano pa ba kayong like, lumipat ng ibang state or what? Pero may bahay na eh. Ang sabi namin, kapag siguro magpapalipat sa amin ng state is kapag tumaas ng tumaas talaga yung value ng bahay, yung tipong makakabili kami ng another house na hindi na namin kailangan mag-refinance or mag-apply ng bagong loan. So, nung dumating kayo dito na talaga kayo? Mm-hmm. Nagpalipat-lipat kami from suburbs to city to suburbs na naman. In 1 year, medyo mahirap din yung pinagdaanan namin. MMK na pala to guys. Nung first year pa lang kasi si wifey nag-work sa paano ba? Nurse sa RN siya. And then ako nakahanap ako ng work, syempre bilang nasa business field ako, nasa corporate. I work in downtown which is like 50 plus miles. So, sobrang layo talaga. So, hindi mag-work yung commute ko everyday kasi wala pa akong kotse that time. So, sa mga viewers ni Mama RN, hindi ko kayo agawin pero check yung channel ko. At sa mga viewers ko, check yung channel ni Mama RN. So, yun. Hindi niyo talaga parang ako atang kailangan mong agaw. Bakit? Parang mas sikat siya. Uy, hindi. Grabe. Kaya dumami yung subscribers ko. Alam naman ng mga tao to. Kaya dumami yung subs ko, guys. Yung sikat kong vlogger na friend sa Pilipinas, si Ryza Contawi na beauty vlogger. Si Ryza Contawi. Siya talaga yung, parang ilang beses na nag-live dati, nakasama niya ako. Kasi PAPA niya ako before. Pag nagmeron siya mga show, ganyan. Dahil sobrang bait niya, ano, guys, subscribe kayo sa kanya. Doon dumami. So, I see. So, nice. Alam niyo na guys. Ganun yun yung sekreto. Oh guys. Mama, ay, ano ba nalilito na ako? Ito pala yung Vince, ito pala yung Mama RN guys. Subscribe and guys, subscribe guys sa kanya. So, actually, nag-hope pa nga ako sana kasama niya yung wife para sana mamili. Kasama kasi yung ano yung cousins niya. Okay, okay, nanatay nga nila ako ngayon eh. Sabi nga nila mas importante pa yan sila kaysa sa amin. Sabi ko, collab kasi yan. Ganun talaga kapag artista. Lastly, bago tayo mag-end, dahil asawa ng nurse, yeah. Marami nagtatanong what's sa up? Mga asawa ng nurse, ay, oh, sa mga nurses. Ano mga pwede nilang trabaho dito? Actually, kahit naman, anong trabaho pwede kahit siya ba? Kahit sa picture, tinatanong din. Kahit, oo oh, nga. May nagpa siya meron din, meron. Pag-asawa dito ng nurse. Alam mo, kinuwenta natin. Ano doon? Diba? Ano doon? Ano sabi? Yung parang ano ba yun? Dating palamunin kami. Uy, may nagsabi sa akin yan. Basta yung ano, parang laging yung nurse ang mag-aangat. Parang gano'n. Sabi ko, grabe naman. Meron ako mga nakilala mga Pinoy dito na syempre hindi ko naman talaga sila parang kilala. Na-meet lang, ganyan. Sabi nila, asawa mo, nurse ka? Sabi ko, hindi po. Ay, asawa mo, nurse. Parang, nag-stereotype. Correct. Excuse me. So, yung mga nagtatanong din sa amin, like, yung ganun sa kanya din ang anong mga work. Para dun sa mga nurses ng asawa ay hindi nurse, actually maraming work dito. Huwag nang mapili talaga. Any kind of work, regardless of your educational status, true. Or what, or background. Kahit na hindi mo background eh. Like sa kanya, hindi naman siya. Yung ay, work ano niya, sa school niya? Siya eh. Sa school siya, di ba gets? Oo, so, pero wala siyang background at all. Pero sa Pinas? School. Anong? Oo, sa Pinas, ano siya eh. Wow, siya. Okay, nice. So yun lang guys, no? Hindi magsha-shopping na ako. Shopping sila. Thank you, and I'm glad na nag-guest natin si Vince. Ano ko ba? Ini tayo. Ako lang to guys. Shout out natin. Brands and Jello, oh, Valladolid. See, tamo guys. Hi sa inyo, shout out to you guys. Hello, shout out sa sila. Actually, nag-push ang
ano, seryoso? Kilala niyo sila personally? Hindi ko rin. Ay, hello sa inyo, grabe. So, thank you. Hindi ko sila friends at all. Message lang sila ng message. Hanggang sa parang na naging friend mo na sila online. Yeah, I mean, ako tamo natatanda ko yung pangalan. Oo, pag yung talagang nagko-comment na follower mo, maaalala mo na sila eh. Tapos nag-message sila talaga nung kasi nag-post ako na parang we're going to Chicago and may masasuggest pa kayo na pwede puntahan, ganyan and all. Tapos nag-message siya sa akin. Di pala puntahan, no? I-meet. Pwede pala i-meet. Tapos talaga pinilit niya sa akin na uy, thank ano, you. Try niyong i-meet si ano. Sabi ko nga, sige, tatry natin, pero sana mapansin din tayo. Sobra! Oo naman, hindi mo ako snap, guys. Sobra. Joke lang. So, don't forget na i-like, share, and subscribe yung channel niya, Vince Leonardo. Again, guys, Vince Leonardo. So, thank you for having me. Wow. Thank you for having me and thanks for coming to Illinois. So, dito naman sa akin. Thank you for guesting. Oh, guesting. Thank you for guessing and thank you for coming to Illinois. Mama RN, hubby, and baby, pag baby. Big boy, big boy. So, yun. Salamat. Bye! And again, thank you kay Brins and Jello Valladolid. Uh-oh. And alam ko meron pa if hindi dalawa or tatlo, talagang na-recommend nila yung si Mama RN nga daw dati. Tapos nung chine ko, Indiana naman, hindi naman taga Chicago. Paano kayo mimit? So, thank you. Thank you. Ayan. Enjoy shopping. Hindi ako mag-shopping kasi naubos. Wala na akong pera, guys. Hindi pera-pera. So, yun. Ayan, guys. If tinapos mo tong video na to, thank you so much. Comment down below. Tatry ko sagutin lahat ng comments nyo. And follow me on my social media accounts. And ano pa ba? Instagram. Yun. Social media accounts lahat na. And I will see you in my next video. Bye! Bye!